Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Yan ha. Ngayon ay araw ng Thursday sa lahat po ng ating po mga kapatid, ano man ang ating kalagayan. Pasalamat sa Panginoon at papuri sa Kanya ang ating pong ibalik. No? Ngayon po ang ating pong pag-aaral, kabahagi kayo sa likas ng Diyos. February 22, sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming mapagmahal na Diyos at aming tagapagligtas sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong kaisipan, ang aming puso sa pag-aaral ng inyong pong mga salita. Buksan niyo po ang aming pong damdamin upang maunawaan ang pag-aaral namin dito sa 2 Peter. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming ma-apply ito at aming pong maalala ang lahat ng aming napag-aralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ibig sabihin, yung pong karakter ng ating Panginoon. Sabi po dito sa 1:4 ng ikalawang Pedro, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. Upang sa pamamagitan ng mga ito, ay makatakas kayo sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Yan. Paano tayo magkakaroon ng likas ng Panginoon at makatakas sa sanlibutan na ito? Sabi po dito, ipinagkaloob sa atin yung mga mahalagang pangako. Yan. Ano ba itong mahalagang pangako na ito? Mahalaga at dakilang pangako. Ito po yung buhay na walang hanggan. Ito yung ikalawang pagdating ni Jesus. Upang tayo ay makatakas sa masamang mundo ito at tayo ay maging kabahagi ng likas ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dito, kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Posible ba ito? Parang hindi posible, ano? Pero sabi dito, sa ating sarili, wala tayong magagawang mabuti. Kung gayon, sabi dito, paano tayo magiging kabahagi sa likas ng Diyos? Oo nga naman, ano? May magagawa tayong mabuti pero hindi perpekto. May kasamaan. Yung mabuting ginagawa natin, may halo ding kasamaan. So, ibig sabihin, paano nga tayo magiging kabahagi ng likas ng Diyos? Sabi dito, sa pamamagitan ng paglapit kay Kristo, kung ano tayo. Yan. Nangangailangan, walang kakayahan at umaasa sa ating pong Panginoon. So dito, paano tayo magiging kabahagi ng likas ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus? Yan, mga kapatid. Ang kailangan ay lumapit sa ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat kung sa ating sarili lang, eh wala nga talaga tayong magagawang mabuti at hindi tayo magiging kabahagi sa likas ng ating Panginoong Diyos. Tanging sa paglapit natin kay Jesus. Namatay siya para gawin posible para sa atin na maging kabahagi ng likas ng Diyos. Inilagay ang pagiging tao sa kanyang sarili upang maabot niya ang sangkang katauhan. Kaya pala sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ay binibihisan ng kalwalatian ng ating pong Panginoon, yung pong tinatawag na white garments. Kasi nga naman talagang hindi natin kaya na maging kabahagi ng likas ng Diyos dahil nga yung mabuting ginagawa natin may halong kasamaan, di ba? Pero sa pamamagitan ng righteousness ng ating Panginoon, tayo ay nagiging matuwid sa paningin po ng ating pong Panginoon. Ayan, dahil kay Jesus Christ. Taglay ang gininto ang kadena ng kanyang walang kapantay na pag-ibig. Ipinikis niya tayo sa luklukan ng Diyos. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan magtagumpay kung paanong siya'y nagtagumpay. So sabi po dito, mga kapatid, kung paano nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus sa kabila ng kamatayan, sa kabila ng panunukso ng kaaway, ganun din tayo ay magtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. At sabi sa Apokalipsis, di ba, yung mensahe niya doon sa seven churches, he who overcomes, sinong magtagumpay? Ayan, sino mang magtagumpay? May pangako ang Panginoon. Sa pamamagitan, siyempre, ng ating pong Panginoong Jesus. Makakasama niya doon sa langit na bahay. Lagi pong inulit ito, Mateo 11:29-30 sa ating mga devotional. Lagi sinasabi na lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may pagpakumbabang puso.
at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Hindi po dyan, marami, may mga naririnig ako na, ay ayoko po magsimba, baka po masunog ako. Baka masunog ako dyan sa simbahan, grabe yung mga ginawa ko kasalanan. Lalo kang masusunog kapag hindi tayo lumapit sa Panginoon. Ang kailangan ay lumapit sa Kanya. Yan, ang kailangan ay lumapit sa ating pong tagapagligtas, mga kapatid, para hindi tayo masunog. Kung ano tayo, tayo lumapit sa Kanya. Eh kasi nga, hindi naman, wala naman tayong may tatago sa ating Panginoon eh. Kaya kung ano ang iyong karakter, ano ang iyong likas, lumapit tayo sa Panginoon dahil wala tayong maikukubli sa harapan ng Panginoon. May bahagi tayong dapat ikilos sa gawain ito. Huwag mag-isip ang sinuman na ang mga lalaki at babae ay dadalin sa langit na walang pagharap sa pakikipaglaban dito sa lupa. May digmaan tayong haharapin, isang tagumpay na kailangan makamit. Opo, at alam naman natin na itong digmaan na ito ay between God and Satan. Ito ay kabahagi sa digmaan na ito dahil tayo ay nasa side ng ating pong Panginoong Diyos. Pero sabi dito, may pagtatagumpay. Bakit? Dahil matagal na nagtagumpay si Jesus Christ. Yung kinampihan natin matagal na nagtagumpay. Kumbaga sa ano, si Satanas ay kriminal na paparusahan na lang. Ibig sabihin, igagawad na lang sa kanya yung parusa. Siya ay nahatulan na, mga kapatid. Igagawad na lang sa kanya yung kaparusahan. Yan po ang iniintay na lang natin. At dito mga kapatid, kung hindi ka papanik, hindi ka papanik sa side ng Panginoong Diyos, ay kawawa ka naman doon. Kung hindi tayo pumanik, kawawa tayo. Bakit? Eh yung pinanigan natin, eh talo na. Doon ka pa pumanik, di ba? Eh doon ka pa kay Satanas pumanik. Eh yung papanigan natin na ating Panginoong Diyos, matagal nang nanalo. Eh kapag kasamati ng pag-iisip, saan ka papanig? Doon sa Yamato, di ba? Sa Yamato ka papanig. Eh bakit ka naman? Kasi papanig doon sa Dihado, di ba? Doon tayo sa Yamato, yun ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa 2:12-13 ng Filipos, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Paano? Na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa yun para sa kanyang mabuting kalooban. Ibig sabihin, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ibig sabihin, lumapit sa Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa atin sa pagnanais at sa paggawa. Sa pamamagitan ng kanya mabuting kalooban. Ibig sabihin, mga kapatid, ano, kahit yung desisyon natin na lumapit sa kanya, may bahagi ang Panginoon na tayo ay pinipilit sa ganung paraan. Di ba? Nainihimok tayo, pinalalambot ang ating pong mga puso. Sa pagnanais at sa paggawa eh. Talagang ibig sabihin, kung ikaw ay kung i-reject mo talaga ang Panginoong Diyos, talagang sobrang tigas na ng puso mo at yung desisyon mo talagang hindi sa Panginoon. Kasi nga eh, maging sa pagnanais at sa paggawa, ang Panginoong Diyos gumagawa sa atin. Ngayon nga, kung ang isang tao ay mag-reject sa Panginoong Diyos, grabe talaga yung tigas ng puso niya. Grabe talaga yung kanyang pagkawalay. Grabe talaga na hindi siya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, walang ibang magagawa ang Panginoon, kundi sunugin sa tagad-dagatang apo yung tao na yun na nag-reject sa Panginoong Diyos. Kasi nga, maging sa pagnanais at sa paggawa, ang Panginoon nariyan eh. Humihimok sa atin eh. Di ba? O, wala na tayong ibang hanapin pa. Wala tayong magiging palusot pa. Ibig sabihin, sobrang tigas na lang talaga ng bungo ng tao na yun. Gumagawa ang Diyos at ang tao ay gumagawa. Sa gayon lamang tayo maaring maging kabahagi sa likas ng Diyos. Ibig sabihin, ang paggawa ng Diyos at paggawa ng tao. No, yung participation natin na lumapit sa Panginoong Diyos at ang pag-Diyos gumagawa sa buhay natin, nagiging kabahagi tayo sa likas ng ating Panginoon. Sabi pa dito, narito ang relihiyong hindi nababago. Tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Sabi sa 3:9 ng 1 Corinthians, ang larawang ito ay kumakatawan sa karakter ng tao na kailangan pagsikapan ang bawat punto. Yan. Tayo ay kamanggagawa ng Panginoon. Tayo yung bukid. Tayo yung mission field ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, kung ikaw ay naghihintay ka na Bible studyhan,
dalawin, matagal ka nang mananampalataya, hinihintay ka pa rin na sana ay dalawin ako ng care group, ng pastor dito. Ang tagal mo nang mananampalataya eh. Gusto mo ba ikaw pa ay mission field pa? Dapat ikaw na na yung nagmi-mission sa ibang field. Kasi marami ang mga tao na po pwede pang Bible studyhan. Di ba? Marami pa ang mga tao na pwede pang pangaralan, mga kapatid. Iisipin mo, saan ako rin na maanohan? Natagal mo lang mananampalataya, ganun pa rin ang iniisip mo. Hindi ka na mission field. Ikaw na yung magmi-mission dapat. Dahil yan yung sinabi ng Panginoon. Dahil yan ang utos ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Bawat araw ay gumagawa ang Diyos sa kanyang gusali para gawing sakdal ang istruktura upang ito ay maging banal na templo para sa kanya. So sinasabi po dito, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay gumagawa sa kanyang gusali. O ibig sabihin, ang tao ay ginagabay ng Panginoon araw at gabi para tayo ay maging banal sa Panginoong Diyos. Inaayos niya yung structure ng bawat isa sa atin. Ang tao ay dapat makipagtulungan sa Diyos na nagsisikap sa kanyang kalakasan na gawin ang kanyang sarili kung ano ang panukala ng Diyos sa kanya na binubuo ang kanyang buhay na may malinis at marangal na mga gawa. So papaano tayo makakatulong sa Panginoong Diyos? Binubuo ang kanyang buhay na may malinis at marangal na mga gawa. Ibig sabihin yung kakaperanggot na pagnanais ay gamitin natin sa pagdesisyon sa Panginoong Diyos. Kasi nga ay gumagawa pa rin ng Panginoong Diyos sa pagnanas at paggawa natin, mga kapatid. Ibig sabihin maliit na porsyento na lamang yung ating ibabaling sa Panginoong Diyos. Grabe ang galing ng ating Panginoon. Kasi alam niya na hindi naman talaga na kaya ng tao na sa kanyang sarili ay lumapit sa kanya. O inaalalayan niya. Para bagang tayo yung may tungkod. Bagamat mga bata pa, para tayo yung mga may tungkod na inaalalayan. Diba? Inaalalayan ng ating Panginoon. Kasi nga, talagang ang atake ng kaaway na rin eh. O hindi natin kaya talaga ito ng sa sarili natin. Pero sinasabi dito, mga kapatid, pagsikapan din natin sa ating sarili. Di ba? Kahit na ikay may sakit. Now, ikay may sakit at sinusubuan ka na para ikay makakain. Ang part mo lang dun eh, ibuka mo lang yung bibig mo para makakain ka. Di ba? Oh, naalala ko dati nun, yung isang tatay na aming inanoint. Ipinaganda na siya ng pagkain, lahat na inihanda sa kanya. Kakain na lang siya, hindi niya na kailangan bumangon. Ang kailangan na lang niya, ipuka yung bibig niya. Yun na lang yung kanyang part. Diba? Parang ganun lang yung part natin eh. Sa Panginoon eh, sa kaligtasan eh. Ipuka lang yung bibig. Pag hindi mo binuka yung bibig mo, hindi ka rin makakakain. Kahit na pinagluto ka na, kahit na pinamalengki ka na, pinagluto ka na, hinainang ka na, susubuan ka pa, ibubuka mo na lang yung bibig mo eh. Yun na lang yung part natin, mga kapatid, sa gawain na ito ng kaligtasan. Yun na lang. Pag hindi mo pa ibinukay yung bibig mo, wala na, hindi ka na makakakain. Mamamatay ka na spiritually. O kaya ano dapat gawin natin? Ibuka yung bibig. Na yun na lang yung part natin dyan. Hinihingi sa atin ng Diyos na mabuhay ng paisa-isang araw lamang. Ano ibig sabihin? One day at a time. No? Ibig sabihin, huwag kang mabalisa. Huwag kang mabuhay sa kinabukasan. Na nababalisa ka kung anong mangyayari sa kinabukasan. Hindi yung mga kapatid, one day at a time. Hindi mo kailangan tumingin isang linggo o isang buwan sa hinaharap. Ayan, ngayon ay gawin mo ang pinakamabuting magagawa mo. Ayan. Kaya pala marami na stress. Kaya pala marami nababalisa. Bakit? Nabubuhay siya advance ng isang linggo, advance ng isang buwan, advance yung isip. Yung nga lang mabuhay ka ng isang advance ng isang araw eh. Iniisip mo na yung kinabukasan eh. May stress ka. One day at a time lang, mga kapatid, no? Yung paggawa natin. Mabuhay tayo ngayon sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon ay magsalita at kumilos sa paraan na lumalwalhati sa Diyos. Ang pangako ay kung paano ang iyong mga araw ay gayon nawa ang iyong likas. Ayan, Deuteronomy 33:25. Kung ano yung araw, kung ano yung iyong araw, yun din ang iyong likas sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Walhatiin natin
ang ating pong tagapagligtas. So, talagang ating Panginoon nakaalalay sa ating mga kapatid, tayo ay magiging kabahagi sa likas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ang kailangan lang natin iabot ang ating mga kamay, di ba? O ibukay ang ating mga bibig kung ikay may sakit. Ganun lang mga kapatid ko. Ganun lang yung part natin. Para mga baby, ano? Ang bahagi lang ng baby, talaga, ibukay yung bibig at susubuan ng magulang o padididihin ng magulang. O ganyan ang ating part mga kapatid. Napakadali lang. Ang ating Panginoon ay hitik sa pangako sa bawat isa sa atin. Gayun niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo o tayo sa kabulukan ng nasanlibutan dahil sa masamang pagdanasa at maging kabahagi tayo sa likas ng Panginoong Diyos. Salamat sa pangako ng ating po Panginoon. Yan po ang mga makadalangit na dako. Ano man ang ating pagkapigatian sa mga oras na ito, ano man ang ating dinaranas mga kapatid, ano man ang meron tayo ngayon, isipin natin ang Panginoong Diyos na kalalay sa atin. May pangako ang Panginoon na one day, isang araw, may isang araw na darating na ang sanlibutan na ito ay iiwan natin. May isang araw na darating na tayo ay dadali ng Panginoon sa langit na bayan na walang pagkakasakit at may buhay na walang hanggan. Doon ay wala ng luhang tutulo sa ating mga mata, sabi doon sa Apokalipsis, sabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid ko, patuloy tayong gabayan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos at tulungan nawa tayo na magkaroon ng karunungan na nagmumula sa Kanya at patuloy tayong lumapit. So, pakikiramay ang ating pong pinaabot sa buong Larete family sa pagpano ng kanilang mahal na ina. So, patuloy natin silang idalangin mga kapatid. So, sa inyong pong mga prayer requests, ay inyong i-type lamang dyan at ating pong isasama yan ngayong pong umaga na ito sa ating panalangin sa pangungunan ni Brother Melvin Villasano. Pero bago yon, pakinggan po muna natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pong mga kapatid lahat. Bukas po muli.
sa'yo'y mayroong kaligtasan. Ay wala nang kasalanan, wala nang kahirapan, lungkot ay papawin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala nang problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsama. Amen mga kapatid, ang tanging ligaya, ano po, ang papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama. Sa langit ay wala nang pagdurusa, wala nang problema. Napakaganda na po ng awit na yan. Ano? Kaya tayo magtiis, sabi sa awit, magtiis tayo kung tayo ay nahihirapan sa mga panahon na ito. Tayo ay magtiis lang muna nga. Sa dito lang naman yan, sa lupa may pagtiis at sandali lang yan. Hindi yan mahaba. Ano? So, akala lang natin mahaba. Kasi nga sabi sa lesson, kasi nagbo-worry tayo sa bukas, nagbo-worry tayo sa mga susunod na panahon. Yan. Alisin natin yung pag-worry, yung mga susunod na panahon, yung mga bukas na yan. Yung ngayon ang ating isipin na po. Yung ngayon, one day at a time. Sabi nga ni Pastor, yun ang natin tumatak sa akin na yung one day at a time, yung part na yan. Pero buong lesson ay maganda. Alam ko na tayo ay na-bless. Ay, alam ko na tayo na-bless sa umaga na ito. Ano po? Kabahagi tayo ng likas ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat na matakot, matinag. Dahil malakas ang kaaway noon, hindi tayo dapat matakot. Ano? Alam niyo kung bakit tayo natatakot? Kung bakit tayo natatalo? Yung worry natin, nagwo-worry tayo. Na paano bukas? Paano na sa mga susunod na panahon? Paano na? Eh, tayo kasi ay sa mga pagsubok na binibigay sa atin, nagwo-worry tayo. So kung aalisin natin yung worry, may isang paraan para maalis yung worry. Ang isipin lang natin yung ngayong araw lang na ito. Yung ngayong araw lang na ito. Huwag na yung bukas, huwag na yung sa susunod na araw, huwag na yung sa linggo, huwag na yung sa isang buwan, sa susunod na taon. Huwag natin isipin yun. Ang Panginoon ang bahala doon. Ano po? Ang para sa atin, isipin yung ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Magtiwala sa Panginoon. Ngayong araw lang na ito. Bukas, iba na naman yun. Huwag muna natin isipin yung bukas. Ano? Darating at darating tayo dyan. One day at a time. Gusto ko sana i-play yung one day at a time. Ano? Kaya lang, too late na para baguhin ko yung setup. At magkakaroon ng delay. Maganda rin naman yung tanging ligaya. Ano? So, ayan. Salamat sa Panginoon. At patuloy tayong binigay ng pag-asa. Ano? Alisin ng worry. Yun ang nakita ko dyan. At isipin natin, one day at a time, tayo ay kabahagi ng likas ng Diyos. Huwag matakot. Huwag madanagan. Eh, ka nga. Tayo ay nasa matatag at nasa kapanatagan. Sabi ni Nanay Pina, pasalamat sa ating Panginoon sa mabuting resulta ng aking x-ray. At higit sa lahat na walang fracture. Kagalingan pa rin sa lahat ng kapatid na may sakit. Maraming salamat sa prayers, Brother Melvin. Uy, para sa Panginoon po ang kapurihan, Nanay Pina. At tayo ay mga instrumento lamang. Ayan, so, ayan, ano po. At masarap na basahin yung ganyan. Ano? At yung kahit yung kay Ate Lorna maganda rin yung kinamusta namin, maganda rin yung result ng kanyang endoscopy, walang nakitang anomalya. So good at purihin ng Panginoon. Yan nga ang sinasabi natin sa devotional, ano? Win or lose, we praise God. Hindi yan mawala sa isip ko, no? Hindi yung puro we praise lang natin sa kapatid.
pag tayo ay may maganda nangyayari. Kaya mainamin, magde-devotional tayo. Marami tayong napupulot dito. Marami. Kahit tayo ay dumating yung sa atin na yun, medyo hindi maganda. Okay lang yan. Praise God pa rin. Ano? Kasi alam natin, matarunong ang Diyos, alam niya yung best para sa atin. Ano? Alam niya yung best. May magandang mangyayari sa atin kung bakit may nangyayari. Bakit? Ano po? Praise the Lord sa umaga na ito. At patuloy tayo magdalanginan. Siyempre, dalangin natin yung ating ating mga sarili. Ano po? At tayo, maalis yung ating worry. Tanging ligayang tunay sa Diyos lamang. Yan. Tama. Anay na rin sa tama po. Yan yung sabi sa awit. Tignan natin kung mayroong pre-request dito. Wala naman. Sige, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyari yan sa lahat. Salamat po muli sa panibagong buhay, panibagong umaga, panibagong pag-asa ngayong oras na ito. Salamat sa pagbabantay sa amin sa bumagdamag. Salamat sa binigay niyo sa aming kapahingan. At ikit sa lahat, salamat. At kami muli niyong biyoksan ng aming isipan at mga mata sa umaga na ito, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng inyong pagmamahal. Salamat sa mensahe ng awit na aming narinig, na mahirap man ang buhay namin dito sa lupa ay hindi ito pang habang panahon, sapagkat samantala lamang at ang tunay na ligaya ay nasa langit na bayan sa piling ng Diyos Ama. Salamat sa mga lesson sa bawat umaga. Patunay na kami ay lumalakas, hindi lamang sa physical, hindi naman sa spiritual. Unti-unti kami ay natututo, unti-unti kami ay nagkakaroon ng pag-asa na madala namin ang susi dyan sa pinto ng kalangitan upang kami ay hindi manatili lamang sa labas ng pinto na kumakatok, nagnanais pumasok, bagkus may karapatan makapasok sa langit na bayan sa tulong po ninyo. Salamat sa paggabay sa amin sa araw-araw, at patuloy namin dinadalangin na ang banal na, na espiritu ang patuloy na sumaamin at magpatuloy kami sa mabuti at pakikinig at sa pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo. Mag-aalisin na ang aming worry sa kinabukasan, sa mga susunod na araw, panahon. Pagkos ang masamahalaga ay ngayong araw na ito, pasalamatan at papurihan kayo, maging connected po sa inyo at gawin ang tama ayon sa inyong kalooban. Salamat sa mga gabay at patnubay, tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, kami pa rin ito ay hindi karapat dapat, kaya humihingi po kami ng tawad sa aming nagawang pagkakamali. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng pasasalamat ni Nanay Fina na ayos ang kanyang resulta ng x-ray, at patuloy rin ang mga kalakasan at kagalingan, pati rin aming dalangin sa kanila, kanilang mag-asawa ni Tatay Ruti at sa iba pang mga kapatiran. Dalangin din namin ang gawa ang mga ang programa ng banquet ng Gapan Youth sa susunod na gabi, sa Sabado ng gabi, at ikit sa lahat yung camping ng mga mag-AS pupils dito sa school compound. Isimula ngayong araw hanggang bukas ay dalangin namin na maging maayos ang panahon at maging mag-enjoy ang lahat. Marami silang matutunan, higit sa lahat mapalapit po sa inyo at gindi ng mga magulang ng mga bata na ito. At patuloy namin din dalangin ng bawat isa sa aming mga gawain sa iglesia, sa distrito at sa area, at gindi yung papalapit na couple seminar sa Linggo. Ay aming dalangin ito na patuloy na maging blessing sa mga couples na atin dito. At kung may iba pa na may prospect na pumunta, samahan niya po sila, bigyan ng pagkakataon na maka-attend sa mahalagang seminar na ito para sa mag-asawa. Maraming salamat at kami ay patuloy ninyong sinasamahan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na may mga prayer request, ang patuloy na comfort sa family nila, Brother Resty. Pagkawala ng kanyang nanay, ay patuloy namin sinasama sa panalangin ang buong pamilya nila. Alam namin na kayo ang makapagko-comfort sa kanila sa mga panahon nito at sa tulong ng kapatiran. At sila ay patuloy na maging matatag sa ano pa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Alam namin na malungkot ang mawala ng mahal sa buhay. Ngunit alam din naman namin na sila ay magpapahinga lamang panandalian at makakasama ulit namin sa piling po ninyo sa inyong ikalawang pagbabalik. Pagkaloob po sa kanilang kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito, lalong higit ang pinansyal at ang oras, at sa lahat ng kanilang mga pangailangan sila ay samahan.
Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga pangaral sa bawat iglesia, ang mga Bible students diyan kina Ate Flor, kayong din yung mga Bible students diyan sa Tabacao, San Antonio, kasama na sina Conrado Generoso Canto, na naway isang araw ay tanggapin niya ang pag-ibig ng Diyos sa buong family na silang sasamba. At kayo din ang family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi Tileon, kasama na sila Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel and Harold. Kayo po ang bahalang mauna sa mga kapatiran na ito na naway patuloy na bigyan sila ng karunungan na nagmumula sa inyo at tanggapin ang tunay na katotohanan natin yung pangako ng pagmamahal na yung pinagkakaloob po sa kanila. Sila ay tumanggap bilang kayo ang kanilang personal at tagapagligtas. Amin yung dalangin ng mga kapatiran na nasa recovery period na managpapalakasan po. Alakasan namin dalangin kina Kuya Delphine Cao at ngayon din si Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Barbon at si Ma'am Sheila Kasamurin. At ngayon din kagalingan ang dalangin namin sa mga may karamdaman na aming mga kapatiran, Melo Jean Rona Stipayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si anak ni Brother Ray Stilarete na si Baby Josiah, Sister Janet Salvado, si Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, at si Tatay Roderick Hormoso. At lahat kagalingan din ang aming dalangin kay Michael Torella, siya po ay may diabetes at lumalabo po ang kanyang mga mata. Kayin din si Daniel, at kasama na rin namin si Maribel Agustin, na patuloy na nagpapagamot sa kanyang malubhang karamdaman. Si Heidi De Leon, kasama din namin sa panalangin. Si pamangkin ni Marites Dumali Loreto, si Brother Arman Reyes, Rinaldo Eusebio, si Ding Bautista, Pining Eugenio, si Chan Paul Cheng, si Jin Jin, Sister Wendy, si Brother Rinaldo Eusebio, na siya po ay nangailangan ng operasyon para sa kanyang paa, pagkaloob din sa kanila mga pangailangan pang pinansyal. Kakailangan din ng malaking halaga para sa operasyon na ito. Ngayon din Sister Percy, Sister Risa, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, Sister Peachy, na patuloy pa rin natitiwala po sa inyo. Patuloy na sumusuporta sa gawain sa Tabacao. Kagalingan ang dalangin po namin sa kanya. Brother Renato Santos, Romnick Olivia, Veronica, at si Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, na patuloy na titiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Ang mga kapatera po na ito, ang mga ipatuloy namin sinasama sa inyo, kasama ng aming mga pamilya na nakikinig ngayon. Ingatan kami sa maghapon, at alam namin na kayo ang gagabay sa amin. At ng ginawa ang aming panalangin ayon sa kalooban, hindi na sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.